kayong lahat. Medyo excited ako ngayong araw. Date check muna tayo. It is October 25, 2022. At ngayong araw ay magpapasa tayo ng mga requirements for visa processing na po tayo. Medyo may kabaho today. Hindi ko alam bakit. Siguro lagi naman mga ganitong part na ito na yung party na pag-apply ko na medyo sana ma-approve mga ganon, sana walang maging abirya kasi visa na to, visa na yung pinag-uusapan natin dito at pakalaking halaga nito. Wala naman ako na balitang na-disapprove or na-deny sa mga APS worker kasi nga POA naman ang naglalakad ito, government to government, so dina-double check naman nila lahat ng papers bago i-submit sa embassy ng Korea. Nagpagupit na po tayo ng isang araw kaya kahit paano mukha na tayong tao. And kahapon po ay galing tayo sa Bureau of Quarantine. Nagbook po ako sa MOA at sobrang saludo ako sa inyong lahat dyan, sa mga tao sa MOA, shout out sa inyo. Bureau of Quarantine dyan sa MOA, grabe, napakabilis ng proseso. Sobrang bilis. Talagang siguro wala pang 5 minutes nakuha ko na po yung aking yellow card. Sa mga magtatanong dyan kung ano yung yellow card, yun po yung kinukuha ng mga EPS ngayon or mga magta-travel abroad ngayon. Kapag hindi po nag-appear dun sa boxer nyo yung booster nyo kasi kailangan yun, yun po yung kukunin nyo yung yellow card kasi travel for abroad po yun, international. And sabi sa napanood ko sa YouTube ng isang araw ay nung nakaraan pa pala, kailangan doon ng certificate from LGU. So kumuha pa ako noon in advance. Kaso pagdating ko doon, hindi na siya na-required. Booster card lang or yung box card mo na may booster. And then passport. Yun lang po hiningi sa akin. Tapos tuloy-tuloy na po. Wala na po naging problema. Yun lang po. Dalawa lang po yung documents or yung requirements na hihingi nila sa inyo. Good news kasi kahapon po ay nagbigay na ng TEP. So napasama na dyan si Paring Nestor. Paring Nestor, shoutout sa'yo. And then si Boss G, mga ka-geologs. Meron din mga katuldok na napasama kaya wow! Lapit-lapit na yung pag-alis. November 8 ang nakalagay doon sa kanilang TED. So yung November 8 na yon, pwede pang ma-adjust yun. Pwede yung mapaagar. Pwedeng mapaagahin, pwede rin ma-date or ma-delay. Kaya nga, siya is TED. Tentative entry date pa lang siya. Congratulations sa lahat ng mga napasama kahapon. Si Paring Nestor, 2 weeks lang mahigit na nagkaroon na saaga siya ng TED. Kaya napakaswerte niya. Kasi yung iba, 1 month na, hindi pa nagkaka-TED. Kaya yung ibang napakamaswerte talaga. Nagpapasa po tayo mamaya ng visa processing niya. Tagal po siya ng 4 to 5 days na po. Pinakamatagal na po siguro yung 5 days. Hindi ko lang sure kung kasama yung Sabado at Linggo. Sa antay natin, siguro kung magpapasa tayo ngayon, mga Friday, possible meron na. Ganun lang kabilis yung processing ng visa. Ang medyo matagal yung... Hindi ko lang kung paano proseso nila sa TED. Basta yung TED medyo matagal. Kasi siguro... Kino-confirm pa nila doon kay Amo na ito, nagpapasa na to ng visa processing kasi kasayin mo na rin dyan. Siguro ganon. So yun, babalitan ko kahit mamaya kung anong mga kaganapan doon, kung may mga pinipinapan pa. And then yung mga requirements nga pala ay pa-flash ko na lang dyan sa screen para makita nyo. Medyo madami po yan. Ayan. Sige pa, mamaya ulit, mabalitan ko ulit kayo. Yabol ko lang po mga kabilog. Yung binigay po sa ating number ng last punta natin dito is huwag po natin wawalain ha kasi yun po yung kailangan ni POA. Kapag winala po natin yun, kuha po ulit tayo ng panibagong number. Gusto ko lang po kasi i-congrats yung lahat ng mga KLT 18 ngayon na napakabilis ng proseso. Napakaswerte nyo. Hindi kayo natulad sa amin na buwan bago nagkakaroon ng data yung aming account.
wala pang isang linggo, wala pang dalawang linggo ay nagkakaroon na kayo ng mga data sa inyong account. Yung iba dyan, approved na, may approval na. Si CBI na lang ang inaantay. Napakabilis! Sana all talaga. Sabi nga nila, KLT 16 at KLT 17 ay ang nagsalo talaga ng lahat ng, hindi naman siguro malas. Ang siguro yung medyo hindi lang kasertihan. Ito po yung number na sinasabi ko. May mga mag-e-exam dito at ayan si Kuya. Re-review pa siya. Minutes later. Ayan. Woo! Ang lakas pa ng ulan. Nasubmit na natin lahat na kailangan i-submit today. At thank you Lord kasi walang naging problema. Okay lahat. Okay, lahat ng mga sinabit natin yung documents, lahat ay tinanggap. Kaya, nakahinga talaga ako ng gusto. Talaga nakahinga ako ng maluwag dahil ito na, next na balik po natin sa PUA. Paalis na po tayo papatang South Korea. Kaya, hihintay-hintay na lang natin yung PED. So, hopefully po this November, mga last week, nagkaroon na po tayo ng PED para matapad na po natin yung ating sobrang minimiting pangarap na makapagtrabaho po sa South Korea. Yan, sobrang excited na ako at sobrang akong papasalamat sa Panginoon dahil yung oportunidad na ito ay malaking bagay sa akin and yun sa pamilya ko na din. May nakita talaga akong minigre-review po kaya kung ako sa inyo, depende kasi sa sitwasyon nyo yan, pero para sa akin, huwag na po kayo mag-review. Huwag na po kayo mag-review pagdating doon. Dahil lalo lang mahirapan kayo. Mas maganda, prepared po talaga kayo during the exam na mismo po. Yun lang po, sa aking experience kasi dalang beses ako nag-take. Mas maganda po na wala na po kayong notes, wala na po lahat po ititingnan. Kumbaga, i-relax nyo na lang yung utak nyo during the exam day. Yung visa processing po pala is may training po na 3,000, kaya ayan na naman, lagas na naman ang ating ipon. So, kinuha na po yung passport ko dahil tatataka na po yun kapag na-approve na po ni Embassy of Korea. Ayan, dadali po nila yun sa Embassy ni Chikini Korea at tatataka po nila for visa. And ang ating visa po ay valid lang po siya ng 3 months. So, once na hindi pa rin tayo makaalis within 3 months, hindi ko alam kung anong pwedeng possible na gawin. Siguro mag-re-renew, gano'n. Dumating ako doon ng 7 at anong oras na ba?
mag-aalas 12 na po. Medyo matagal din kasi nabutan ako ng break time. So ayun lamang yun mga kabilo. Fighting! Fighting sa ating mga pangarap.